Hello po sa lahat. Welcome back sa ating channel. Ang topic po natin ngayon ay para sa mga nag-i-stop na sa paninigarilyo at naghahanap po sila ng method na pwede nilang gamitin para tumigil na sila sa sigarilyo. So, malamang, siguro nagpa-check up sila, na-recommend po sa kanila ang nicotine gum. So, yun po ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito. So, ang nicotine gum ay isang popular na paraan ng pagtigil sa paninigarilyo na tumutulong sa mga taong mag-quit sa smoking. So, ang ginagawa nito, nire-reduce po niya, binabawasan niya po yung nicotine cravings, yung pagkagusto mo na manigarilyo ulit. So, tatalakayin po natin ngayon yung dosage ng nicotine gum, paano ba ginagamit, at mga schedule ng paggamit nito, at ano nga ba yung mga possible side effect na pwedeng mangyari. So, syempre, bagong lahat, ako po ulit si Liz Nurse Organist. Nurse po ako na nagbibigay ng mga health advice na makakatulong po sa ating tamang desisyon. Meron po akong playlist ng sexual health videos, quitting of smoking videos, quitting of alcohol, how to manage BP, at marami pang iba. Please check on it po sa aking channel. Makakatulong po ito, please iregalo nyo na po sa akin ang pag-like, share, and subscribe. Click nyo po yung bell icon at pindutin nyo po yung all para every time na may bago po akong upload, manonotify po kayo na YouTube. So now, dito na po tayo sa topic. So, ang nicotine gum na available online or sa mga store ay 2 milligrams at 4 milligrams nicotine. Okay, ang 2 milligrams na gum, nicotine gum, ay ginagamit ng mga tao na ang kinoconsume nila cigarette everyday ay less than 25 pieces. So, while yung 4 milligrams naman na nicotine gum ay para po, recommended po ito para sa mga tao na naninigarilyo ng lagpas 25 piraso ng Yossi every day. So, napakahalaga na piliin po natin yung right dosage para po walang maging problema sa atin pong katawan. Tsaka para maging effective po yung trabaho ng nicotine gum, nabawasan yung nicotine cravings. Now, nurse, paano nga ba gamitin ang nicotine gum? Okay? So, ito po, una sa lahat, syempre, bubuksan natin yung nicotine gum. Kukuha po tayo ng isang piraso at... So, yan. Pasensya na po kayo. Lumipat po tayo sa booth. Maingay kasi sa labas. May daming mga naglalato-lato. Ayan. So, continue po tayo. How to use the nicotine gum. So, first of all, syempre, kukuha ka po ng isang piraso. Ilalagay mo po ito sa iyong bibig. Nunguyain mo ng 10 to 15 seconds until maramdaman mo po yung parang tingling sensation, yung mga may maliliit na tusok-tusok. And then, after that, ipapark mo or ilalagay mo po yung nicotine gum dito sa iyong cheek, dito sa loob ng bibig, in between your cheek and gum. Dito po. Dito, sa between ng cheek and gum. So, lalagay mo po doon ng up to, I think, 30 minutes na nakalagay po dyan hanggang mawala na po yung tingling sensations. So, habang nakalagay po yung nicotine gum dito, nakalagay, huwag po tayong iinom ng tubig or kakain kasi mawawalan po ng bisa yung nicotine gum na nandyan. So, paano yung dosage at gaano ba kadalas na gamitin ito? So, ang pag-take po ng nicotine gum sa loob ng, I think, 6 weeks, okay, depende sa smoking habits kung gaano ka kadalas na humit-hit or siguro kung gaano mo kadalas na maramdaman yung nicotine cravings, dun ka gagamit po ng nicotine gum. So, meron lang pong instruction na huwag po tayong gagamit ng 24 pieces ng nicotine gum sa loob ng isang araw. Sa loob ng isang araw. So, after 6 weeks ka na gumagamit po nito, I think 1 month and 2 weeks na gumagamit ka po ng nicotine gum, so, pwede mo na pong bawasan pa isa-isa. So, mag-start ka po sa isang piraso na lang every 2 to 4 hours o kaya isang piraso na lang every 4 to 8 hours. Okay? Pero kung ikaw ay naninigarilyo ng less than 10 pieces every day or may mga araw ka na walang sigarilyo, so mahalaga na tanungin niyo po muna sa inyong mga doktor kung paano ba yung dosing or interval ng pag-take niyo po ng nicotine gum. Okay po, hindi po yun basta-basta magte-take kayo ng walang advice ng doktor. Magpa-check up pa rin po kayo
para magabayan po nila kayo. So generally, ang paggamit po ng nicotine gum ay tumatagal lamang up to 12 weeks. So hindi po ito panghabang panahon, habang buhay. No. Up to 12 weeks lang po ito. So sabi ko nga kanina, after 6 weeks ng paggamit po ninyo, unti-unti nyo pong bawasan. So okay. Napakahalaga na sundin po natin yung instruction ng nicotine gum, yung sasabihin ng inyong mga doktor, yung instruction po dito sa packaging na bibilhin nyo sa nicotine gum, at huwag po tayong lalagpas sa recommended dose ng inyong mga doktor. Kasi, bakit? May mga side effect po ito. Kaya ano ba yung mga kadalasan na side effect? Katulad po ng gamot, di ba may mga side effect? Itong nicotine gum, may side effect din po. Kadalasan po dyan ay pagkahilo, pagsisinok, at yung irritation, yung pangati dito sa pinaglalagyan nyo po ng nicotine gum. Kaya kung gumagamit po kayo, advisable na ilipat-lipat nyo po yung part. Basta ipark nyo po yan dito sa cheek at in between your cheek and gum. Dito po. Okay, ilipat-lipat nyo lang po sa part 9 para hindi po kayo mangati. Okay? Yung ibang gumagamit po ng nicotine gum, naka-experience po sila ng sakit ng ulo, pagkahilo, nahirapang matulog. So, kapag kayo ay nakaranas ng mga ganyang side effect, sabihin nyo po agad-agad sa inyong mga doktor para ma-advisean po kayo ng ibang NRT products na pwede sa inyo. So, as a conclusion sa vlog na ito, ang nicotine gum ay isang epektibong paraan ng pagtigil sa paninigarilyo. At nakakatulong po ito para kayo ay tumigil na, mabawasan po yung cravings, yung pagkagusto nyo na manigarilyo ulit, mabawasan yon. At syempre, napakahalaga na tama yung dosage, tama yung paggamit, at sundin po natin lahat ng instruction ng doktor, instruction din doon din po sa packaging ng nicotine gum. At if ever na makaka-experience po kayo ng any side effect, okay, talk with your healthcare provider po. Yan, napakaganda po ng topic natin. Sana, kung nagustuhan nyo, i-share nyo po ito para sa iba. Always remember that prevention is better than cure. Okay, ingatan po natin ang ating katawan para magamit po natin sa paglilingkod, pagsisilbi sa ating kapwa-tao, higit sa lahat, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Always smile, always pray. I love you all. Goodbye.